ang mga bayan para sa mga Levita. Ika-21 kabanata. Ang mga pinuno ng mga Levita ay pumunta kina Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun, at sa mga pinuno ng bawat lahi ng Israel doon sa Shilo, sa lupain ng Kanaan. Sinabi nila, "Nag-utos ang Panginoon sa pamamagitan ni Moises na bigyan kami ng mga bayan na titirahan namin at mga pastulan para sa mga hayop namin. Kaya ayon sa iniutos ng Panginoon, binigyan ang mga Levita ng mga bayan at mga pastulan mula sa mga lupain ng mga Israelita. Ang unang nakatanggap ng lupain ay ang mga angkan ni Kohat. Ang mga Levita na mula sa angkan ni Aaron ay kabilang sa angkan ni Kohat. Nakatanggap sila ng 13 bayan na galing sa lupain ng mga lahi ni Nahuda, Simeon at Benjamin. Ang ibang mga angkan ni Kohat ay binigyan ng 10 bayan mula sa lupain ng mga lahi ni Ephraim, Dan at ng kalahating lahi ni Manase. Ang mga angkan ni Gershon ay binigyan ng 13 bayan mula sa lupain ng mga lahi ni Issachar, Asher, Naphtali at ng kalahating lahi ni Manase sa Bashan. Ang mga angkan ni Merari ay binigyan ng 12 bayan mula sa lupain ng mga lahi ni Ruben, Gad at Zebulun. Kaya sa paraan ng palabunutan, binigyan ng mga Israelita ang mga Levita ng mga bayan at mga pastulan ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ito ang mga pangalan ng mga bayan na mula sa lupain ng mga lahi ni Simeon at Huda na ibinigay sa mga angkan ni Aaron. Sila ang mga angkan ni Kohat na mga Levita. Sila ang unang nabunot na bibigyan ng mga bayan. Ibinigay sa kanila ang Kiryat Arba na siyang Hebron sa kabundukan ng Huda. Kasama na ang mga pastulan sa paligid nito. Si Arba ang ama ni Anak. Pero ang mga bukirin ng lungsod at ang mga baryo sa paligid nito ay ibinigay na kay Caleb na anak ni Jephune bilang bahagi niya. Kaya ibinigay sa mga angkan ni Aaron ang Hebron na isa sa mga lungsod na tanggulan kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya. Ibinigay din sa kanila ang Libna, Hatir, Estemoa, Holon, Debir, Ayin, Huta at Bet-Shemesh, kasama ang mga pastulan nila. 9 na bayan lahat mula sa lupain ng mga lahi ni Simeon at Huda. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Benjamin. Ito ay ang Gibeon, Geba, Anatot at Almon, kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng mga pari na angkan ni Aaron ay 13 bayan lahat, kasama ang mga pastulan nito. Ang ibang angkan ni Kohat na mga Levita ay nakatanggap ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Ephraim. Ito ay ang Shechem sa kabundukan ng Ephraim na isa sa mga lungsod na tanggulan kung saan makakapagtago ang tao na nakapatay ng hindi sinasadya. Ang Gezer, Kibzaim at Bet-Horon, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Dan. Ito ay ang Elteke, Gibeton, Ayalon at Gatrimon, kasama ang mga pastulan nito. At mula naman sa lupain ng kalahating lahi ni Manase sa kanluran, natanggap nila ang 2 bayan, ang Taanak at Gatrimon, kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng ibang mga angkan ni Kohat ay 10 bayan lahat, kasama ang mga pastulan nito. Ang mga angkan ni Gershon na mga Levita ay nakatanggap ng 2 bayan mula sa lupain ng kalahating lahi ni Manase sa silangan. Ito ay ang Golan sa Bashan na isa sa mga lungsod na tanggulan kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya. At ang Beeshtara kasama ang mga pastulan nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Issachar. Ito ay ang Kishon, Daberat, Harmut, Enganim, kasama ang mga pastulan nito. At mula sa lupain ng lahi ni Asher, natanggap nila ang 4 na bayan, ang Mishal, Abdon, Helkat at Rehob, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan pa sila ng 3 bayan mula sa lupain ng lahi ni Naphtali. Ito ay ang Kedesh sa Galilea, isa ito sa mga lungsod na tanggulan kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya. Ang Hamot Dor at ang Kartan, kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng mga angkan ni Gershon ay 13 bayan lahat, kasama ang mga pastulan nito. Ang mga natirang Levita, ang mga angkan ni Merari, ay nakatanggap ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Zebulun. Ito ay ang Jokneam, Karta,
dimna, at nahalal, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan din sila ng apat na bayan mula sa lupain ng lahi ni Ruben. Ito ay ang Bezer, Jahash, Kedemot, at Mefaat, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan din sila ng apat na bayan mula sa lupain ng lahi ni Gad. Ito ay ang Ramot sa Gilead, na isa sa mga lungsod na tanggulan kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya. Ang Mahanaim, Heshbon at Jazer, kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng mga angkan ni Merari na Levita ay 12 bayan lahat, kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng mga Levita na mula sa lupain na pagmamay-ari ng mga Israelita ay 48 bayan lahat, kasama ang kani-kanilang pastulan. Kaya ibinigay ng Panginoon sa Israel ang lahat ng lupain na ipinangako niya sa mga ninuno nila. Sinakop nila ang mga ito at doon nanirahan. Binigyan sila ng Panginoon ang kapahingahan sa mga kalaban nila sa paligid, ayon sa ipinangako ng Panginoon sa mga ninuno nila. Hindi sila natalo ng mga kalaban nila, dahil pinagtagumpay sila ng Panginoon sa lahat ng kalaban nila. Tinupad ng Panginoon ang lahat ng ipinangako niya sa mga mamamayan ng Israel.